Biblia sa Acts chapter 24 verses 22 hanggang sa 27. Mga Gawa kapitulo 24 versikulo 22 hanggang sa 27. Acts chapter 24 verses 22 to 27. It says here, ngunit si Felix na may wastong kaalaman tungkol sa daan ay ipinagpaliban ang pagdinig na sinasabi, paglusong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako tungkol sa inyong usapin. At iniutos niya sa sinturyon na siya'y bantayan at bigyan ng kaunting kalayaan. At huwag pagbawalan ang kaniyang mga kaibigan na tulungan siya sa kaniyang mga pangangailangan. Pagkaraan ng ilang mga araw, si Felix ay dumating nakasama si Drusilla na kaniyang asawa na isang Hudiyo at ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipapatawag kita. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi. Kaya't madalas niyang ipinapatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ngunit nang matapos ang dalawang taon, si Felix ay pinalitan ni Porcio Festo. At sa pagnanais na gumawa ng ikasisiya ng mga Hudiyo, ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Now, nakita natin last Sunday that Paul suffered unjustly. At naunawaan din natin that Christians are never exempted. And they are not exempted from suffering. And they are not exempted from suffering unjustly. There are times when in God's providence, He allows us to suffer unfairly or unjustly. No servant is greater than the master. If the world hates us, at talagang nananadya ang mundo upang tayo ay ibagsak, we have to remember that it hated the Lord Jesus Christ first. And we should no longer be surprised. Instead, we should be comforted. Dapat tayo ay magkaroon ng comfort dahil totoo ang Biblia. Now, in one of my classes sa senior high school this week, natuwa ako sa isang estudyante na tinanong niya, Pastor, bakit po ba ang mga atheists ang pinag-iinitan lang ay mga Christians? Bakit mga Christians lang daw ang pinag-iinitan ng mga atheists? Sabi ko, mga Christians lang naman talaga ang pinag-iinitan ng mundo. Hindi nila pinag-iinitan ang ibang mga pananampalataya. Ang mga Christians lang talaga ang pinag-iinitan. Palagi kong sinasabi yung same-sex marriage. Ang pinag-iinitan ng mga tao sa Amerika, mga pastors, hindi naman mosque. Hindi naman sila pumupunta doon sa mosque at pinipilit yung mga imam na ikasal ang bakla at tumboy. Mga pastor lang pinag-iinitan at kung tumanggi ay sasampahan ng kaso. This is really persecution. This is really modern persecution. At ito din ang nangyayari kay Pablo at nangyayari patuloy sa mga matatapat na nagpapahayag ng katotohanan. But then, si Felix ay hindi naman pala mangmang sa relihiyong Kristiyano. Remember, he was the governor in Caesarea at that time, in Jerusalem at that time. He was the governor. At bilang gobernador, alam niya ang mga nangyayari sa kanyang jurisdiction. And in fact, Paul tells us that he had a more exact knowledge about the way. Now, kaninong knowledge ang ikinukumpara ni Lucas? Knowledge ni Felix versus the knowledge of Paul? Of course not. Knowledge ni Felix versus the knowledge of Tertullius and the knowledge of the Jewish council and the knowledge of Lysias, the captain of the army. Mas malawak pala ang kaalaman ni Felix patungkol sa movement ng Christianity. Kaya alam niya na si Pablo ay inosente.
Kaya sinabi niya na kung dumating si Lysias na kapitan ng mga hukbo, ay magpapasya ako sa isinusumbong ninyo sa akin. But he knew very well that Paul was innocent. Kaya niya binigyan ng a little freedom, di ba? Ikinulong, pero merong freedom at hindi naman pinagbawalan yung kaniyang mga kaibigan na mag-minister sa kanya. But the question is, sa kabila ng knowledge ni Felix na si Pablo ay inosente, why did he delay his decision? He could have decided at once. Na sinasabi niyan, walang batayan yung isinasampan niyong kaso kay Pablo. Wala. But why did he delay his decision? Now, meron tayong clue sa mga subsequent verses. Unang-una, he was a politician. He did not want to offend the Jews. He wanted to remain popular. Diba? Verse 27, he wanted to do the Jews some favor. Now, kung pakawalan si Pablo kaagad, ay magre-rebuilde, mag-aaklas itong mga Hudyo laban sa kanyang pamumuno. Pangalawa, meron din tayong clue. Kaya niya, dinilay-delay, at posibleng kung bakit pinahintulutan niya ng mga kaibigan ni Pablo ay bumisita sa kanya, dahil siya ay umaasa na ang mga ito ay magre-raise ng funds para i-bribe siya in exchange sa kalayaan ni Pablo. Di ba sinabi dito sa verse 26 na umaasa siya na magbibigay si Pablo sa kanya ng salapi, bribery, para palayain itong si Pablo. But you know, the Apostle Paul did not want to give bribe. He did not even want to bail himself out by any amount. And so, nanatili si Pablong nakakulong even after the term of Felix ended, the term as governor. Now, si Josephus, isang Jewish historian, ay sinabi ni Josephus na kaya naman itong si Felix ay nagsusumikap na maging popular sa mga Hudyo dahil alam niya yung kanyang mga corruptions as leaders, o kung papalitan na siya, anong gagawin ng mga leaders na ito para hindi siya isumbong sa emperor. Pero ang sinabi ni Josephus, talagang sinumbong siya. The moment na pinalitan siya, nag-step down siya at pinalitan siya sa pagka-gobernador, yung mga pangunahing mamamayan sa Caesarea pumunta sa Roma at inakusahan si Felix ng kasamaan at korupsyon before the court of Emperor Nero. Kung hindi lang nakiusap itong si Plaias na kapatid ni Felix, dahil si Plaias ay ginagalang ni Emperor Nero, malamang tigok na itong si Felix. Gusto niyang magkapera kay Pablo, palpak siya. Gusto niyang maging popular sa mga Hudyo, palpak pa rin siya dahil inakusahan pa rin siya at nag-file pa rin ang kaso. And this is one of the proofs that the cardinal principle of honesty is the best policy ay talagang totoo sa lahat ng panahon. Meron pong dalawang bahagi ang ating sermon ngayong umagang ito. At dito po tayo magpo-focus sa verse 25. Turn to verse 25, Acts chapter 24, verse 25. Dito po tayo magpo-focus. Ang sabi dito, samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita. Hindi lang delayed justice ang pinagpaliban ni Pablo, kundi delayed repentance din. Hindi lang delayed justice, kundi delayed response to the message of the gospel. Meron dalawang bahagi. Una, a fitting sermon, or a proper sermon, or an appropriate sermon. Nasa inyo na kung alin ang pipiliin ninyo. But I use the word fitting. A fitting sermon. Pangalawa, a disheartening outcome. Malungkot na response, or malungkot na outcome ng sermon ni Pablo, dahil hindi nagsisisi si Felix at ipinagpaliban ang kaniyang pagsisisi.
Tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Salamat po Diyos sa umagang ito. Malamang ngayon ay meron ng clue ang bawat isa sa amin patungkol sa direksyon ng message na ito. Nawa po ay hindi i-delay ang repentance ng sino man na makakarinig ng sermon na ito. Hindi katulad kay Felix, nawa po Panginoon, when they hear the gospel message, may their response be quick. Dahil hindi namin alam kung mabubuhay pa ba kami bukas. Hindi namin alam. May we not delay our repentance. Felix delayed justice. Wala rin siyang napala. Felix delayed his repentance. Mas lalong wala siyang napala. Salamat po Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. A fitting sermon. Sa lahat ng mga recorded sermon ni Paul sa Biblia, kasi mga sermon ni Pablo nire-record sa Bible, iba't ibang situation ng kanyang audience, iba't ibang kalagayan, iba't iba din ang emphasis ng laman ng kanyang sermon. Say for example, nung pumunta siya sa Mars Hill sa Athens, nabagabag ang kalooban ni Pablo dahil kahit saan siya pumunta doon sa Greece, hanggang ngayon, ay iba't iba yung mga dambana, iba't iba yung kanilang mga gods and goddesses, maging sa India hanggang ngayon, yung palaka ay Diyos nila, yung daga, yung elepante ay Diyos nila. Ganon din sa Athens, Greece. At sa dinami-dami ng mga gods and goddesses sa Athens, ay meron pang dambana si Pablo na nakita na to the unknown God, dedicated to the unknown God. Sigurista pala itong mga Athens. Baka meron pang Diyos na hindi natin naalaya ng dambana, kaya nagsulat na lang sila to the unknown God. Kaya ang focus ng sermon ni Pablo ay patungkol sa idolatry, kung sino ang Diyos, patungkol sa pagpapakilala ng tunay na Diyos. Na pagdating naman doon sa Philippi, iba din ang focus ng sermon ni Pablo. And in the case of Felix, kung pansinin natin, ang laman ng sermon ni Pablo ay talagang tumpak na tumpak sa dapat marinig ni Felix. Because when Paul preached the gospel to Felix, Paul discussed about three things: righteousness, self-control, and judgment to come. Nabasahin muna natin ang verse 23. Ang sabi po dito, at iniutos niya sa centurion, na verse 25 pala, samantalang tinalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipatatawag kita. Well, pinatawag ni Felix si Pablo kasama ng kanyang wife na si Drusilla, pinatawag para mapakinggan ang side ni Pablo at malaman din ni Pablo ang malaman din ni Felix ang patungkol sa Kristyanismo. And of course, kahit yung motibo ni Felix ay hindi tama dahil umaasa siya na bigyan siya ng bribe. Pero si Pablo, he took the opportunity. He seized the opportunity to speak about faith in Jesus. Na ngayon, paano nagsalita si Pablo? He flattered Felix para siya ipakawalan? Hindi po. Ang tunay na evangelism, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po nagsusumikap na kilitiin ang tenga ng mga nakikinig upang magustuhan nila ang Christianity. No, that's not the motive of an evangelist. Na i-refine at i-water down ang gospel message upang ang mga tagapakinig ay magustuhan nila ang Christianity. I should say that evangelism should seek to expose the sins of men. Ang evangelism, mga kapatid, mga kaibigan, ay magsusumikap na i-expose ang kasalanan ng mga tao upang sugatan ang kanilang konsensya, ang kanilang puso, upang sila ay mabahala at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Acts chapter
2 verse 37. Please turn there. Ang tunay na evangelism ay nagsusumikap na sugatan ang puso ng mga tao, i-expose ang kasalanan. Ang tunay na evangelism ay hindi nagsusumikap na kilitiin ang pandinig ng mga audience upang magustuhan nila ang Christianity. Far from that. Acts chapter 2 verse 37. Anong sabi nila dito? Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Now this is the aim of evangelism. Sugatan ang puso ng mga tao upang sila ay magsisi at lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Iyon ang ginawa ni Pablo sa lahat ng pagkakataon. Doon po sa Athens, in-expose ni Pablo ang kahangalan ng idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dito kay Felix, tatlong bagay ang tinalakay ni Pablo sa harapan ni Felix as he endeavored to win Felix for the Lord Jesus Christ. Unang-una, tinalakay ni Pablo ang katuwiran, righteousness. Hindi po ito tumutukoy sa righteousness ng Panginoon. Yes, in a sense, tumutukoy din ito sa righteousness ng Diyos. Because God is the God of perfect righteousness and perfect justice. Pero ang righteousness, I believe, na focus ni Pablo sa kanyang proclamation ay yung righteousness sa pag-exercise ng pamamahala bilang gobernador na hindi tatanggap ng bribe, na kung merong kaso na hahatulan ay patas ang dapat na magiging justice or patas ang judgment na ipapababa ni Felix bilang gobernador. Now, Felix did not have any of those. According to Josephus, he was really one of the most wicked and one of the most corrupt leaders in the Roman Empire. Now, si Pablo, napaka-fitting ng kanyang sermon, napaka-appropriate. Paul did not speak about idolatry. Paul did not speak about any other sins, but he focused on the sin of injustice by discussing about righteousness na dapat ini-exercise ni Felix bilang judge. Pero sa gaya ng sinabi ni Pablo sa atin, the governor Felix lacked this virtue, for his judgment was influenced by bribery. Dinisenyo ni Pablo ang kanyang sermon upang ipakita kay Felix ang guilt ng kanyang buhay at yung danger ng kinakaharap niyang Diyos na Diyos ng buong hustisya. Na kung si Felix ay pwedeng mabayaran, ang Diyos na kataas-taasan ay hindi pwedeng mabribe. At sa huling araw, ang Diyos ay maghahatol with all perfect righteousness. Pangalawang tinalakay ni Pablo sa harapan ni Felix ay, ano sinabi dito? Acts chapter 24 verse 25. Sabi dito, samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili. Now, itong pagpipigil sa sarili ay may kinalaman sa bisyo, mga alak, na pigilan ang sarili, i-control. Mga sigarilyo, mga lahat na self-control yun. Pati galit, pipigilan ang sarili. But this has reference not to drunkenness dahil wala pong nakarecord sa history na si Felix ay lasinggo. Walang nakarecord sa history na si Felix ay may mga bisyo. Malamang meron, pero hindi po yun ang nakarecord sa kanya na walang self-control. Ang nakarecord talaga kay Felix ay yung kanyang pagiging babaero. Mahilig sa laman. Walang pagpipigil sa sarili. In fact, itong si Drusilla, now this is according to Josephus, itong si Drusilla ay misis ni Azizos, hari ng Emesa. Nung nakita ni Felix si Drusilla, na in love siya kay Drusilla, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, kahit itong si Drusilla ay may asawa, at sa pamamagitan ng kanyang baker ng pangalan ay Simon, ay nawin niya si Drusilla upang iwanan ang kanyang asawa at sumama sa kanya. In other words, Paul exposed the sin
of Felix and Drusilla in his gospel proclamation about immorality and lack of self-control. Now, bakit dinisenyo ni Pablo yung kanyang sermon na ganito? Una, righteousness, and then self-control. Dahil alam ni Pablo na yun ang dapat marinig ni Felix at saka ni Drusilla. Finally, in light of all of those things, ipinakita ni Pablo kay Felix at saka kay Drusilla na ang Diyos ay naghahatol. And in all of Paul's evangelistic sermon, talagang kinukonclude niya sa judgment na darating. Acts chapter 17 verse 31. He did not only preach against idolatry and the necessity of repentance and faith. Ginawa ni Pablo yun, yes. But Paul really concluded his message. Verse 31. Of course, verse 30. Hinihikayat ni Pablo yung mga taga-Athens na magsisi. Pero ang verse 31, kinonclude niya ang kanyang sermon about the judgments to come. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-utos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Now Paul preached about the judgment to come. And oh, nakakalungkot po dahil noong Christmas, December 24 ng alas 12 ng gabi, meron pong programa na alam ko po na mahal po ang bayad sa television, 700 Club. Alam ko po na mahal yung bayad yung slot doon sa GMA7. And the host ay in-interview niya yung bishop daw na kanyang guest. At sinabi ng bishop, kung titingnan natin ang preaching ni Jesus Christ sa Biblia, hindi naman niya tinatakot yung mga tao. Hindi niya tinatakot. Kahit yung mga preaching ng mga apostles, hindi naman tinatakot yung mga tao. Ang preaching nila ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. They preached about the love of Jesus Christ, pero hindi nila tinatakot ang tao. Sabi ko, itong bishop na ito ay hindi nag-aaral ng Biblia. If there was a person who talked about hell the most, wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sinundan ito ng kanyang mga apostoles. Si Pedro nagsasabing flee from the wrath to come. Si Pablo nag-preach about the judgment to come. Now my dear friends, nakakalungkot, ginagastusan nila yung airtime sa television, preaching nonsense, preaching a watered-down gospel in order to make Christianity attractive before the world? No. Christianity is never attractive before the world. Attractive ang Christianity sa mga pusong binuksa ng Diyos. At nakita nila nga ang paghahatol na darating at ang hustisya ng Diyos, pero nakita din nila ang biyaya ng kapatawaran na nasa ating Panginoong Hesukristo. The same God who utters His threat of judgment is also the same God who tells the people, "Come unto Me, and you will live, you will be forgiven of all of your sins." Let us not water down the gospel. Paul discussed about the judgment to come. He did not hesitate to announce to Felix and Drusilla the forthcoming judgment of the wicked in hell, in the hope of convicting the adulterous couple of their sins. And with all boldness, my dear brethren, nagsumikap si Pablo na i-expose ang kasalanan ng mga tao sa kanyang gospel evangelism. And this is what evangelism is all about. This is what gospel proclamation is all about. In all of his gospel proclamations, Paul endeavored to bring the sins of his audience to the surface. And in the light of this evangelism method, my dear friends, how much of the modern evangelism faithfully include these basic contents? A fitting sermon. And a fitting sermon does not hesitate rather to expose the sins of men.
Papaano sila maalarma sa kanilang puso? Papaano sila magmadaling tumakbo kay Kristo? Kung ang message ay patungkol lang sa mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos, gusto niyang pagpalain kayo. The Lord is our healer. The Lord is our provider. Come to Jesus Christ. Anong response ng mga tao? Ah, mag-abroad na lang ako, malaki pang sweldo ko doon. Bakit pa ba ako maging Kristiyano? Tingnan mo si ano, bakit yung mga insik, yung mayaman, eh hindi sila Kristiyan. Bakit yung mga ganun, yung mayaman? That is the motive of the people. And a lot of churches nowadays have watered down their messages in order to make Christianity look attractive. My dear brethren, I tell it over and over again, Christianity is never attractive to the people of the world. Hindi attractive ang Christianity sa mata ng mundo. Sino ang na-attract sa ating Panginoong Hesukristo? Yung mga taong kinonvict, kinilusan ng biyaya ng Panginoon sa kanilang puso. Nakita nilang ang kanilang guilty status in the sight of God, pero nakita din nila na si Kristo ay nagpapatawad, nagliligtas at nagpapatawad ng masagana. And that's why they come to Jesus Christ. And it is my hope, my dear brethren, that the Lord in His grace and mercy will convict you of your sin, but will also open your eyes upang makita ninyo ang sagana ng biyaya ng ating Panginoon. Now, ano yung resulta ng preaching ni Pablo kay Felix at saka kay Drusilla? What was the result? That leads us to the second point of our meditation this morning. A disheartening outcome. Ano po yung outcome? Verse 25 once again of Acts chapter 24. Ang sabi dito, nangilabot si Felix at sumagot, umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay ipapatawag kita. Nangilabot po si Felix dahil pinag-usapan ni Pablo ang judgment to come. Did Felix grieve for his sins as a result? Nasaktan ba si Felix at nalungkot? Katulad ng reaction ng mga tao sa Acts chapter 2 verse 37, to the point na sinabi nila na, ano ang gagawin namin para kami ay maligtas? Ang sinasabi ng teksto, natakot si Felix siyempre sa judgment to come at ayaw niyang marinig pa dahil natakot siya. At upang maibsan yung kanyang takot, pinigilan niya si Pablo na magsalita pa. He cut short the gospel proclamation. At ipapatawag lang daw niya si Pablo kung meron siyang pagkakataon. Now kung ang preaching sana ni Pablo ay ibang-iba pa no, katulad ng ginagawa ng mga modern evangelist, malamang gustong-gusto ni Felix na magpatuloy pa si Pablo. But since the apostle could preach no other gospel but which proclaimed salvation not in sin but salvation from sin, Felix dismissed the preacher at mas pinili niya si Drusilla imbis na isauli niya si Drusilla sa kanyang husband. And alas, marami pong mga tao ang katulad niyan, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi nila matiis na ang kanilang kasalanan ay ma-expose. Hindi nila matiis ang mensahe ng Ebanghelyo. At ano yung kanilang paraan upang mapigilan ito? They avoid serious gospel sermons at mas pinipili nila yung motivational talks from enterprising preachers of the Bible. And sadly, katulad ng sinabi ko na, many churches have watered down the gospel message in order to attract men and women to their gatherings. Now, magtataka ka kung bakit may mga churches na member daw nila yung congressman, member nila yung governor, member din yung mayor, talagang pinupuntahan doon. Now, listen to the gospel proclamation or to the preachings of those churches.
watered-down gospel messages at nagbibigay ng feel-good messages sa kanilang mga listeners. Again, upang maibsan ang takot ni Felix, pinigilan niya si Pablo na magsalita pa further. At sinabi niya na ipapatawag lang kita kung meron akong pagkakataon. Procrastination. Delayed repentance. Delayed repentance. But after that, ano nangyari? Nagkaroon ba ng takot? Meron bang recorded instance after that na si Felix ay natakot muli at na-convict muli sa kanyang kasalanan? Wala na. I could imagine na kasi pinapatawag niya si Pablo madalas in the hope na babayaran siya ni Pablo ng salapi. I could imagine na naging bihasa si Felix sa pag-ignore sa message later. Naging bihasa, matigas na ang kanyang konsensya. Nagising na sana eh. Pero pinigilan niya, inignore niya. And then later, sa kanyang pag-uusap kay Pablo, and I don't think Paul compromised his message. I believe na sa mga subsequent na pag-uusap ni Felix at saka ni Paul, pinoclaim ni Pablo yung message, pero si Felix hindi na natinag. Naging bihasa na siya sa pag-i-ignore. Pagbabaliwala. Siguro iniisip ni Felix, alam ko na yung susunod na sasabihin ni Pablo. Kaya pinakikinggan lang niya ng may pasensya, naging bihasa na ang kanyang konsensya in the hope na matatapos din ito pero sana bigyan ako ng bribe. And I fear, marami sa mga churches ang ganito, lalong-lalo na ang mga anak ng Christian parents na bihasang-bihasa na sa pakikinig ng sermon, naging bihasa na sa pag-ignore. Alam ko na ang sasabihin ni Pastor, lumapit ka kay Jesus, magsisi sa kasalanan. Ah, okay, nandito lang ako kasi nire-require ako na umupo dito sa church upang makinig. Ah, sige, isang oras lang naman ito eh. Naging bihasa na. Kalos na ang konsensya. Naging matigas na. And this is what I fear sa mga anak ng Christian parents. Familiar na with the message of the gospel, but they have become skilled at ignoring the message. They have become so skilled in hardening their conscience. They can sit and listen to sermons without being moved at all. Dahil nga sanay na sila eh. Bihasang bihasa na. And like Felix, they intellectually know the gospel so well. But their affection to the world and to sin is preventing them from surrendering their lives to the Lord Jesus Christ. Now the truth, my dear friends, is this. Habang pinapatagal natin ang ating repentance, ang ating pagsisisi, at paghanap sa awa at habag ng Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dinadagdagan po natin ang ating guilt at ang ating condemnation sa harapan ng Diyos. Habang pinuprolong natin ang ating repentance, mas pinapatigas natin ang ating present condition ng kasalanan. At mas dinadagdagan natin ang puot at galit ng Diyos. Romans chapter 2, verse 4 and 5. Please turn there. Romans chapter 2, verses 4 and 5. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Delayed repentance. Delikado. At habang pinapatagal mo ang pagsisisi, mga kapatid, mga kaibigan, mas lalong pinapatigas mo ang iyong puso at mas lalong dinadagdagan mo ang puot at galit ng Diyos. Now listen to Albert Barnes. Ang sinabi ni Albert Barnes dito, when a sinner is awakened, di ba si Felix, parang nagising yung kanyang konsensya? When the sinner is awakened and sees his past sins,
If he rejects the appeal to his conscience, then, and defers it to a more convenient opportunity, diba sabi ni Felix, sige, ipapatawag lang kita kung meron akong pagkakataon. He has no reason to expect that his attention will ever be again called with deep interest to the subject. He may live, but he may live without the strivings of the Holy Spirit. When a man has once deliberately rejected the offers of mercy, when he has trifled with the influences of the Spirit of God, he has no right or reason to expect that the Spirit will ever strive with him again. Kung sinasaktan daw ng banal na Espiritu ang kanyang puso ngayon, pero binabaliwala niya, hindi na siya makakaasa na kausapin pa siya ng banal na Espiritu ulit. At yun ang nangyari kay Felix. Yun ang nangyari kay Felix. Kahit paulit-ulit niyang kinakausap si Pablo, pero hindi na bumalik yung pagkagising ng kanyang konsensya. Hinayaan na lang siya ng Panginoon sa katigasan ng kanyang puso. Romans chapter 1, verse 26. Romans chapter 1, verse 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas. Hinayaan na lang sila ng Diyos. Kung ang tao ay hindi na na-move, hindi na na-convicted, parang wala na, matigas na lang, it could be that the Lord has already judged them at hinayaan na sila ng Diyos. Now, kumilos ang banal na Espiritu sa buhay ni Felix at siya ay natakot. Very panandalian lang, temporary, pero wala na po tayong naka-record sa susunod na siya po ay inudyukan ulit ng banal na Espiritu at hinipo ang kanyang puso. Kaya mag-ingat po tayo, kaibigan. Maaring noon ay kinakausap ka ng banal na Espiritu, nakita mo yung kasalanan mo, at pinapakita ng banal na Espiritu sa'yo na pinipili ko kasi ang enjoyment sa mundo. Tapos sinasabi mo, sige, balang araw, susunod din ako sa Panginoon. May New Year's resolution ka, susunod din ako sa Panginoon, balang araw, pero next time na. Although nakita mo ang kasalanan mo before, pero ngayon ay parang wala na lang. Kahit paulit-ulit yung sermon na naririnig mo, parang wala na lang, matigas na ang puso. It could be, my dear friends, nakakatakot. Baka ay hinatulan ka na ng Diyos at hinayaan ka na lang ng Panginoon sa katigasan ng puso mo. Do not delay your repentance, my dear friends. Do not delay your repentance. Sabi ng isang ordinary member sa kanyang pastor, "Pastor, namamangha talaga ako dahil ang mga tao ay umiiyak kapag ikaw ay nagsisermon, nagpipreach. Kamangha-mangha, no? Nakakambik talaga sila, umiiyak sila." Sabi ng pastor, "Mas nakamamangha na umiiyak sila sa Monday, sa Sunday, pero pagdating sa Monday, nakalimutan na nila kaagad ang sermon. Mas lalong nakakamangha yun." In other words, pwede ang isang tao matemporarily moved katulad ni Felix. Pero dahil nung wala na ang gospel proclamation, paghayo nila mula sa church, nakita na naman nila yung attraction sa mundo, mas pre-prioritize nila ang ibang bagay, talagang sinusuppress nila ang boses ng kanilang konsensya at ang pagkilos ng banal na Espiritu until such time na talagang matigas na ang kanyang puso. Kaibigan, kung ikaw ay hinipo ng banal na Espiritu at pinapakita ng Panginoon sa iyo ang iyong kasalanan, ang karumihan ng puso mo, ang ilang taon na willful na naglingkod ka sa kaharian ni Satanas, inaaksaya mo ang pera mo sa bisyo mo, inaaksaya mo ang lahat ng resources mo, ang oras mo sa paglilingkod ni Satanas at pagsasatisfy sa laman mo at paglabag sa utos ng Diyos. Ngayon ay matanda ka na, may mga anak na nga siguro at may mga apo na, at ikaw ay kinambik ng Panginoon at pinakita ng Panginoon sa iyo ang delikadong kalagayan mo, huwag mong ipagpaliban ang pagsisisi. Baka ikaw ay maging katulad ni Felix na
kahit paulit-ulit siyang nagkaroon ng opportunity na makausap si Pablo, ay wala na. Tumigas na ang kanyang puso. Sa mga anak ng mga members dito sa church, I suppose, once upon a time, hinipo kayo ng Panginoon. Pinakita sa iyo yung kalagayan ninyo. Pero ngayon ay matigas pa rin ang puso ninyo na dati hinipo kayo ng Diyos. Dapat kang maalarma, kaibigan, anak. It could be that the Lord has already hardened your heart. May the Lord in His mercy quicken your souls once again. Touch your conscience once again. And if you turn to Jesus Christ, kung ikaw ay lumapit kay Jesus, ang Panginoon ay nagpapatawad ng masagana. Para sa mga kapatid natin dito sa iglesia, huwag po tayong matakot. Nabanggitin ang kasalanan ng mga tao. Huwag tayong matakot at iisipin natin na kailangang i-refine ko ang aking mga pananalita, gawin kong malumanay ang aking boses, gawin kong appealing yung mga salita so that they will be attracted to Christ, brethren. That is impossible. Preach the gospel as it is. Preach the bad news. Preach about the sins of men. But preach about the vastness of the Lord's grace and mercy. Na kahit gaano kaitim ng kasalanan ng isang tao, ay handa ang Panginoon nagpapatawad at nagpapatawad ng masagana. True gospel proclamation, yun lang ang magkakabunga ng tunay na conversion. Kaya huwag tayong matakot. And let us continue in our conversations with our children na ipakita ang kanilang kasalanan. Every time ng mga anak natin ay sumusuway sa atin, huwag tayong makalimot na i-proclaim ang Ebanghelyo at sabihin sa kanila, paulit-ulit ko nang itinuturo ito sa iyo ngayong araw, itong bagay na ito, pero bakit hindi mo masunod-sunod? May problema talaga ang puso mo. Kailangan mo si Kristo. Kahit paluin man kita ng 100 beses, kung hindi babaguhin ng Panginoon ang puso mo, ikaw ay mananatiling matigas pag sisihan mo ang kasalanan mo, anak, at lumapit ka kay Jesus. Let us continue to proclaim the gospel to our children. They need to hear the gospel. Let us continue to proclaim the sins of men. I should say, my dear brethren, fitting sermon, fitting evangelism does not fail to expose the sins of men. But it doesn't stop at that. It endeavors also to show the richness of the mercy of Jesus Christ, of His forgiveness by His blood. Na kahit gaano kaitim ang kasalanan mo, kayang patawarin ng ating Panginoon. Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nakita namin, based on the preachings of the Apostle Paul, of the Apostle Peter, and of course, of the Lord Jesus Christ, and even the preaching of John the Baptist, they follow the same formula and the same content to expose the sins of men and to present your abundant mercy of forgiveness and pardon. This is the only evangelism that works. This is the only method that works. May you give us the boldness and the courage. Kinakailangan ni Pablo ang kalayaan, I believe. Ninais din niya ng mapalaya mula sa kulungan. But he did not compromise the message. He proclaimed the truth, righteousness, self-control, and the judgment to come. Sa gobernador at sa kay Drusilla, sa kabila ng posibilidad na pwede siyang i-execute by death penalty. Dahil si Felix ay makapangyarihan. Give us the same courage and boldness, O God. And help us to stand for the truth. Kahit marami sa mga tinatawag na churches ay lumihis sa katotohanan at winwater down ang gospel message. Nawa po, O Diyos, sa taong ito, hanggang sa pagbalik ng aming Panginoon, ay manatili kaming matapat. And finally, sa aming mga anak na nakakalungkot, maaring once upon a time,
Sila ay binaghabag ng kanilang konsensya, pero ngayon nagiging sanay na, nagiging bihasa na sa pagpapatigas ng kanilang puso, katulad ng kay Felix na naging bihasa na sa pagpapatigas ng kanyang puso at nakikinig lang siya ni Pablo, pero wala na sa kanya ang message of righteousness, self-control, and the judgment to come, dahil ang iniisip niya, babayaran siya ni Pablo ng salapi para ibigay yung kalayaan sa kanya. O aming Panginoon, nasanay na siguro ang aming mga anak sa pagpapatigas ng kanilang puso. Maawa po kayo sa kanila. Gisingin ninyo sila once again. Hipuin ninyo sila once again. Convict their souls, O God. Wound their consciences. Wound their spirits. And that let them not ignore the prodding of the Holy Spirit to repent of their sins and believe in Jesus Christ. At kayo po ay nagpapatawad ng masagana, O Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pangwakas, awitin po natin